good morning. I'm Bev, and I will share it to you today yung pagpapalinis ko ng ipin. Yesterday. Guys, nagpa-appoint ako last week for cleaning. Kahapon yung appointment ko. Ang ginawa nila guys is tatakpan yung mukha mo ng cloth. May butas sa bandang bibig at yun. Gagawin nila yung procedure. Tapos, dalawa sila, yung isang dentist tsaka isang assistant. Ayun guys, every time na magpapa-cleaning tayo, diba? Gusto natin matapos na agad kasi hindi naman talaga comfortable yung feeling ng nagpapalinis na nipin. Tsaka may gusto kang lunukin na ano, na something na ganun. Pero after naman nun guys, is masarap naman yung feeling. Ayun. Dagdag din kasi siya ng confidence sa sarili mo na dagdag ng freshness nito. So yun, chinarge nila ako ng 1,000 baht for cleaning. And parang may kasama siyang cream. Hindi ko lang maintindihan kasi yung receipt. Kasi tayo yung nakasulat. Parang may kasama na siya doon na pinahid na cream something. Tinatanong ko pala yung dentist kung okay lang bang magpa-dental implant kung buntis ka. So, hindi niya ako maintindihan. Kumukuha siya ng papel tsaka ballpen para isulat ko yung gusto kong sabihin. Ako naman, kinukuha ko yung, tinatry kong punin ko yung phone ko sa bag ko kasi naka-ready na yung in-screenshot ko na nakalagay doon na translator. Pinabasa ko sa kanya. Tapos, sabi niya, tumitingin siya sa chan ko, how many weeks? Sabi ko, no, I'm not yet pregnant, but I will be having an embryo transfer on 23. I am just asking if it's okay, if it's possible for me to get a dental implant kahit nabuntis ako. Tapos, parang hindi niya na naman naiintindihan. So, no, parang sinasabi niya na not okay. Parang sinasabi niya na consult mo na ako sa ganito, ganyan, kung pwede. Hindi ko na pinahaba, guys. Kasi hindi din naman kami magka-inindihan. Sabi ko sa kanya, so, okay, ah. Okay, thank you. Yun. Mahirap talaga, guys, pagka, anyway, dapat matuto ka ng language nila or meron kang kasama na marunong magsalita ng English tsaka Thai. Kasi pag mag-isa ka lang, medyo mahihirapan ka. So yun, okay yung service nila guys. And highly recommended ko to kasi subok ko na. Tsaka okay yung service nila. Compare sa labas, sa mga private na isa-charge ka ng 2,000 to 2,500. So kung wala kang ganung kalaking budget, kung budgeted ka lang din, good deal na sila dito. So, kung malapit ka sa area, kung nandito ka sa Bangkok, so, yun. Punta ka lang dito sa kanila, guys. At, mag-date ka nila ng maayos at bibigyan ka nila ng service na maayos. So, that's all and God bless.